Hi! Good afternoon mga kapamilya! Welcome to Correct Kajari, your newest and sweetest online showbiz stopover na maghahati sa inyo ng mga pinaka-push na showbiz news. And today is, syempre, Wednesday, April 22. Ayan, McLaren Day nga pala ngayon. Ayan. Tatandaan nyo lagi, ang Correct Kajari ay Wednesday, 5 p.m. Manila time. Correct Kajari Day, also McLaren Day, lalo sa mga Roman Catholic out there. Ayan. Lahat po correct at malakas ang tama. Of course, powered by push.com.ph, ang ABS-CBN's official entertainment website. Ano ba ang mga gaganap ngayong Wednesday? Nako, ang dami! In fairness, kinover po namin ang concert ni Casey Tandingan last Friday yun, ano? At ito ka na, si Attack, ang ating hechicerang frog, ay umatak sa album launch ni Kim Chu. And ang abalita ko, this time, in-invite daw talaga siya. Well, finally, ini-invite na ang ating hechicerang frog. Okay, ano ba ba? At sa One Sweet Day naman natin, yun, opo, binisita ko po ang rehearsal ng pinakabagong musical comedy na malapit na mapanood sa Peta Theater. Yan po ay kung paano ako naging leading lady, the musical, directed by my good friend Chris Martinez. Abangan po ninyo yan. At sa pustahan naman natin, ay nako, may mga fans ni Enchong D, tungkol kay Enchong ang aming katanungan sa pustahan. I-ready nyo na ang inyong mga cellphone dahil makaari kayong manalo ng mga bonggang-bonggang gift packs na nandito sa harapan ko. At syempre may naka-aabangan ng lahat sa ating John on One. Makakasama po natin ang napakahusay na aktor at isa ko kong kaibigan, the controversial JM De Guzman. Nako, this is it na! This is it na! So abangan nyo yan, ay yung mga fans ni Enchong, sumali kayo sa pustahan. Na ito matawag si Enchong. O baby, nagsisimula na kami. Kinausap ko si Enchong habang nagka-on-air ako. Ayan. O ano naman, kahit ano, tinatanong niya kung anong gift pa. Ah, may show ako, may explain ko sa'yo. Nag-uusap kami ni Enchong, hindi talaga. Ha? Speaker. Okay, kahit ano, oo. Okay, sige baby. Ayan na, hiningan ko kasi siya ng gift pa para sa pustahan natin. Para. Okay, eto na. Asan na ba ako? Okay, uy, abang, uy, happy birthday muna kay Luis. Ngayon di ba ang birthday ni Luis o kahapon? Ngayon. Ngayon din. So, ka-birthday niya talaga ang one and only songbird, Ms. Regine Velasquez Alcacid. Happy birthday sa inyong dalawa. Mapapasok ba natin yung coverage ko kahapon ng ano? Meron ba yon? Ah, mamaya, separate. Ah, okay. Sorry, pasensya. Oh, mainit kasi sa labas. Ay, buko. Parang wala lang. At eto na! Sa mga gustong magtanong, ayan, mag-comment lang kayo. Asan babanda yung comment natin? Asan bababa? Ba? At ito. Papasok na natin yung marriage. Correct. Mag-comment lang po kayo banda dyan. At, or magtanong kayo, kung kanino man. At syempre sa mga nakalagon dyan sa push.com.ph/correctkajan. At pwede rin kayo mag-tweet sa akin personal Twitter account at correctkajan. Okay. Eto na. Anong say mo dyan? Anong abang say ko? Kamakailan nga po, sige, anong say mo dyan muna tayo? Sa anong say mo dyan, recently nga po ay nagpapalitan ng mga maanghang na salita. Ang ina ni John Sebastian na si Mami Maricar, patungkol naman to sa girlfriend naman ni Jam na si Mitch ng Jamich Tandem. Sabi ni sabi ni Mami Maricar, kinuha raw ni Mitch ang phone ni Jam at nilog out siya sa Facebook, YouTube, at kung ano-ano pa, kung saan may pumapasok silang income. Ngayon ay hindi na puma-access ni Mami Maricar, di umano ang mga kinikitang pera na dahil lahat daw po ay napupunta na kay Mitch. Samantala, sa kanyang Facebook page, ang sinabi naman ni Mitch ay inalis daw sa kanya lahat ni God ngayon. And she feels weak and helpless. Sobrang laki raw ng pain niya, pero someday she'll understand daw why pinaparara sa kanya ni God yon. Okay. Eh, sino ba ang tama sa dalawang nagbabangayan na ito? Parang hindi naman sinasagot ni Mitch yung talak ng nanay, ano? Nakakaloka. Yung nanay mo break daw sa ano show? Akinay na Bunda? Akinay na Bunda. Wow. Nang naka, ano, spaghetti strap daw, in fairness. Oh, ay nako, meron po akong opinion tungkol dyan. At nakausap ko po mismo ang isang napakahusay na abogado. Dahil may mga
legality something itong issue yung pinag-aagawan itong dalawang babaeng ito na inulila ni Cham Sebastian. Dito alligator po yan. Samantala, ano, papakita na ba natin ang concert muna ng Songbird? Ayan. Kahapon nga po ganito yan. Ang nag-iisang singer-songwriter na si Mr. Augie Alcacid, siya po mismo ang nag-organize ng surprise birthday party para sa kanyang misis kagabi. Kung saan lahat po ng mga malalapit kay Richie, maski yung mga dati pa niya mga kaibigan at ang buong pamilya ng Alcacid at Velasquez ay nandoon. Kinarir talaga ni Augie Alcacid ang pag-surprise. Sinabi niya parang magti-dinner lang sila somewhere. Tapos parating nga doon sa clubhouse o kanilang pangmayamang village. Ayan na, nandoon na po lahat ang mga ano. Ayan. Tapos ano eh, parang ginawa niya ano, ang host niya ng dalawang stand-up comedian na mahuhusay na si Arnel Tamayo at si Kim Idol. Ayan. Ayan, kinantahan pa ni Oki si Regine. At in fairness, may mga paandar na ano, ng mga picture-picture na lumalabas doon sa ano. Oo, may ABP lumalabas na paandar. Ayan pala, ate, makitaas mo nga yung kanta ni Oki. Yan palang kanta rin ni Oki, dinedekin pala niya yan kaya ano. Sa kanyang misis. Ando lahat, nakita ko si Jaya. Nando na... Alam mo, lagi ngayon magkasama, ano, pili ko mag-shota na si Eric Santos, tsaka si ano, si Angeline. Kagabi nakita ko sila doon, nando din si Christian Bautista, Martin Rivera, Direk Joyce Bernal. Ang dami ko nakita doon. Si Mikey Kawangko at ang asawa na si Dudut Jaworski. Ayan. Happy, happy birthday, ate! The one and only songwriter, Ms. Regine Velasquez. Ay, di pa pala tapos. Ayan. At si Nate, syempre. Nandun din si Jessa Zaragoza at saka si Dindo Avanzado. Tapos yung anak nila, si Jada. Grabe, ang galing kumanta. Nag-perform yung bata, 11 years old lang. Pero, namanan niya ang... singing talent ng kanyang parents. Mas magandang bata, fair. Matala siya sa asap. Ah, nag-asap na ba yung bata ngayon? Oo, mas pula po, 11 years old pa lang. Okay na. Umulit na siya. Ah, umulit na pala. Okay na. Maraming salamat ate, paki-stop ko na yan. Dahil eto ngayon, se-segue na po tayo sa pinakakaabangan ng lahat. Na Sweeten. Ayan. Sweeten po ay 10 maanghang na balita na pilit kong patatamisin para sa inyong lahat. At number 1, si Papa Atom Aurelio, single nga ba siya or taken? Nako, dahil I'm sure maraming kababaihan or isang kabaklaan na gustong malaman kung single ba or may special summon. Alam ko, aso, parang kailan ba yun? Last year or last year, may girlfriend pa ito na parang moda. Patty yata pangalan nun. Patty Laurel yun. So ngayon, Atom, are you single or double? Go! I don't have anyone. I don't have any plans of settling down at the moment, but I'd rather keep that private. So walang girlfriend? I'd rather keep that private. Or I rather keep that private. So ano? Ayaw niyang sabihin. So ayaw niyang sabihin kung single siya or taken? Sinabi naman yung single. Single siya, pero ano yung I rather keep that private? Kung may nililigawan siya ngayon. Okay, sabi mo. Well, ito trivia. Alam niyo ba na si Atom Aurelio may kakambal na babae? Oo, marami hindi nakakaalam. Meron siyang twin sister. Parang si Martin Rivera. At saka si... Bakit? Di ba ako maririnig? Hindi ako narinig, kuya. Hindi, ito yung lapili. Tama naman. Si Martin Rivera at saka si Vicky Rivera. May kakambal din siya na ano. Ano man tawag sa ganun yung kambal na lalaking babae? Fraternal. Si ano din? Si Andrea Del Rosario ng Sex Bomb. May kakambal naman siyang lalaki. Okay, wala lang. Na-share ko lang. Abiba Hot Babes pala. Ito. Oh. Uy, aba in fairness, pwede. Ang nag-iisa Ryan kay Abiyab, may mga tao na gusto siyang isulong bilang para palanganan na national artist ng ating bansa. Aba, ano kaya naman ang masasabi na nag-iisang Mr. Ryan kay Abiyab sa issue na ito? Hindi ko talaga iniisip yon yung mga nagtutulak
na gawin na, na itanghal akong national artist ng music. Nagpapasalamat ako doon sa movement na yan, sa OPM yan, sila Ogie Alcacidian. Maraming salamat sa inyo, pero mas masaya ako na nakakapagtrabaho ako, freelance ako, na maraming natatanggap na dumadating na chances na makapagsulat ako. Mas masaya ako na ganun ang aking ginagawa. Okay, at number 3 si Fabio Inde. Well, kasama ko lang tumig sa araw dahil gas namin siya sa mac and cheese. Siya daw ay super duper happy father. At excited na po si Fabio dahil malapit na mag-first birthday ang kanyang unika iha. Sa sinong nanay nito? Si ano, Denise Oka, na anak ni Melissa Clouds Mendez. Yan. Clouds talaga. So, Fabio, hello. Paso. It's just unbelievable how she grows so fast. She's been growing so fast, grabe. We will be celebrating her birthday, her first year anniversary on May 10. So we're planning to do like a nice party for her so she can enjoy. We are, you know, fixing everything for her. And I don't know, she's just like even though I can see her every day because she lives kind of far of me and because of the schedule, but you know, I've been making a lot of effort to see her, spend time with her, and it's just amazing. Every time I see her, it's just like, you know, true love and true like positivity, like, it's so such a pure feeling, so it's good. Oy, eto atin lang. Guess namin nga yan sa TV ng Mac and Cheese last Friday sa Kalatagal. So nag-chika-chika kami. Hindi pala niya girlfriend si Denise Oka. Nagsampingan lang, one night stand kembo. Magkaibigan sila. Siguro galing sa bar, di ba? Ito si Fabio, isa sa mga may-ari ng mga pamayamang bar sa Makati at sa The Fort. So ayun, nakembo. Tapos, in fairness naman, para siguro makasigbog. Kasi parang after 3 months na pregnant si Denise, nung sinabihan na parang ikaw yung ama nito, ganyan-ganyan, pinag-DNA test niya para sigurado. I-confirm talaga, anak naman daw niya talaga. Kaya ngayon, full support. Kahit hindi sila naging mag-jowa, hindi sila, parang wala at ang balat sila mag-jowaan, eh, tumutulong si Fabio na erase naman ang ano, ang kanyang anak na apuha ni Miss Melissa Clouds Mendez. Ayan. Okay. At number 4, speaking of clouds, ang ganda-ganda talaga ng mga clouds sa Sagada. Kaya lang, eh, ito nga, sinisisi ang director ng That Thing Called Tadhana na si Direk Antoinette Hadaune. Na siya doon, Dayla, kung bakit? Ang bili ko lang That Thing Called Tadhana doon, Dayla, kung ba't dumami ang mga tao na nagpupunta sa Sagada ngayon. Ano kaya masasabi ni Direk Antoinette dyan, nasisipan lola mo? Kami as filmmakers ng That Thing Called Tadhana, we made, we used Sagada and Baguio as part of the film. Not for anything else, but because personally, I really love Sagada. It came from a genuine love for Sagada. I wanted to share to people the magical experience I had in Sagada. So, I am grateful for the opportunity for me to share that experience with people. And as for how people will react to that kind of experience, it's already up to them. Oo nga naman, hindi ko makaano. So kung ilang dahilan, pero naman ang isisiyo yung director, gumawa lang silang pelikula, malay ba naman nila nakikita at maraming manonood, indie movie yung That Thing Called Tadhana. Tapos yung kinita parang pang commercial eh, no? Huwag naman po natin sisihin yung director. Kaya mamaya, guess na si JF. Tanongin natin si JF kung anong opinion niya. Sila ang sinisisi. Nakakaloka. Number 5, Richard Gomez. Muling tatakbo sa darating na eleksyon. Ano ba? May gaba si Goma, no? Yung una, parang party list. Yung mad, mamayan, ayaw sa droga, na ano sila, disqualify. Tapos yung last, residency naman naging issue niya nung tumakbo siyang Congress man ng Ormo. Kaya bumalik sa kanya ang misis niyang si Lucy. So, ito nga, ano ba ito? Inaantay lang daw niya matapos. Papa Goma, deserving naman si Goma. Kaya parang may doubt siya pagdali sa election. Ano, tatakbo ka ba ngayon o lakad na lang? Well, si Lucy, siya pa rin yung tatakbo sa amin sa Congress. Bakit ikaw yung parang... Eh, nakaupo pa si Lucy eh. Ah, kailangan pa lang. Pagkatapos niya, ito kakapal. Oh, maghihintay lang ako sa kanya. Ah! So, tatapusin yung term. Di ba? Pag ilang term na ba, in case naman naalo ulit si Congresswoman Lucy Torres this
2016. Pang third term na ba? So mag-aantay lang si Goma. Okay. Akala ko magra-run siya another position like mayor or vice mayor or governor. Alright. Kyla, super thankful. Ah, ito na nga yun. Super thankful po si Kyla, lalo sa mga fans ng Jadeen. Ayan. Kinunay ako ng mga... Jadeen ako ng Jadeen. Ako nga naman. Jadeen pala ang pronunciation. Pasensya na. Ay, napaka... thankful po ni Kyla sa inyo dahil nagustuhan po daw ninyo na siya ang kumanta ng theme song ng On the Wings of Love. Kyla Paso. I would like to thank all of you mga fans ng Jadeen. Thank you very much sa pagtatag niyo sa akin and for mentioning me all the time. Thank you for your support and for supporting me also. God bless you and may enjoy yung tong show na to for sure. Ang good cute ni Kyla nung nagsushoot yan. Ano nga ako yan yung MTV shoot ng On the Wings of Love na dinirect Jojo sa akin na kaibigan. Pasa dumalaw ako dyan na parang ipakita sa inyo, di ba last week dito sa... Correct ka dyan yung behind the scene. Sabi ni Direk Jojo, Kyla, doon ka kasi nasa rooftop po yan ng ABS-CBN. Ano si Kyla, nag-emote-emote na ganyan. Sabi ni Direk Jojo, oh, Kyla, ayan, emote-emote ka dyan. Tapos, tingin ka sa GMA, babay ka. Naloka si Kyla. Kaya na natatakpan ng isang building tumatakip. So, hindi direct lang nakikita yung GMA. Naloka. Tawa lang kami ng tawa. O yun, lalo ka. Ito na po, ang si Chinito, Enchong D, nagkakalabuan na daw. Si Encho at ang kanyang girlfriend na model na si Samantha Lewis. Hala ka! Totoo ba yan, Encho? Pag trabaho, hindi ko siya sinasama. Pag kaming dalawa lang, kunyari vacation, ganun. Holy Week, nasa... Kaming dalawa, di ba nasa tour kami ni Vice? Prior to leaving, yun, magkasama kami. Tapos nagtagaytay kami, yun, kami dalawa lang. Tsaka siya, ano rin eh, meron din siyang trabaho ngayon. So sabi ko, I'm very proud of her kasi kumuha siya ng normal na trabaho. Besides modeling. Oo, ayaw natin pangunahan. Hindi pa... sila break. Happy sila. Medyo may trabaho lang daw si Sam at ganun din naman si Encho. May kasalukuin. Nagtitaping ngayon ng Once Upon a Time Presents. Ano yung title? May Kung Fu Chinito. Kasama niya si Pamashen Richard Yap at lahat ng mga Chinitong artista dito sa ABS-CBN. Ayan. Ang ganda lang. Abangan niyo yan sa Once Upon a Time. Next, Brett Jackson and Andy Eigerman. Ano ba talaga? Di ba parang sinabi ni Direk Joel Amanga na sila talaga parang nadulas yata si Direk Joel. So, ano ba talaga ang real score? Sino nandito, si Brett? Ano ba talaga, Brett? I care about Andy so much. Everyone knows that. I mean, that's it. Yun na. We don't know what the future holds naman. I mean, anything can happen. But it doesn't mean I'm not gonna be there for Andy. Yeah, but then I also don't know. Hindi ko alam. Pero kasama ko si Kia ng birthday ni Mateo. Okay lang, kaibigan ko siya. Parang, I think baka like sa Instagram niya or something, nakita. Nakita lang kayo kami, kayo. Pero yun, yung kaibigan ko siya, kilala niya rin yung iba sa mga kaibigan. Pero, yun nga, hindi po ako talaga kasi ready to be in a relationship. So, saka na yung mga ganun. Okay. Ah, okay. So wala siya jowa ngayon after ang pangalan ng anak nila Arnie Enriquez at Erap, si Jake. Eh, di ba nakita rin sila ni Jake na magkasama? So hindi pala nagkabalikan. Siguro pinatawad lang niya. Di ba nang babae yung Jake? Tapos ito naman Brett, hindi yata talaga. So may chance, kasi may movie lang ata sila. So may chance na gimmick. Si Kia naman, kaibigan lang daw. So, wala din pangunahan si Andy, kaibigan lang niya lahat. Tapos. Oh, napaka-friendly ni Andy, walang masama. Okay, nasa na tayo. Number 9, ito na. Naloka na. As in, below the belt. Sumama na loob na imbyerna na ang teen queen na si Catherine Bernardo dahil nga sa kumalat. Nag-viral itong mga death picture na nasa ataol pa daw itong si, yung picture ni si Daniel Padilla. Napaka-offensive naman nun. Ah, siguro pinotoshop, no? Ay, grabe naman. Kaya naku, ito po ang reaksyon ng teen queen, Catherine Bernardo. Siyempre, hindi nakakatuwa kasi parang below the belt na yun. Pero siguro, hindi na lang namin siya
masyadong inisip ni DJ. So parang kami mug na lang siguro pansinin kasi feeling namin mga bata lang yung gumawa nun. Or kung sino man yung gumawa nun, alam niya siguro na mali yun. And sana yun na yung huli na mangyari. Oo, oh, parang ano naman, alatang playtime lang. Kaya lang nga yun, ang pangit naman ng concert na hihiga na sa ataw. Itong mga, minsan itong mga fans, hindi ko wala din magawa sa buhay. Mapanaginipan niyo yun, sana, bahala kayo. Di ba yung mapanaginipan mo, sarili mo yung gano'n. Kahit parang sa function, pagkita mo, ikaw yung nakahigang. Sige, bahala kayo. Naku. Eto na! Inisa-isa na po na ang Kabogable Vice Ganda ang lahat ng mga issue tungkol sa di ko na magkaaway sila ni Chris Aquino or away ni Chris Aquino at ni Ai-Ai at boyfriend daw niya itong si Mr. Chinatown. Lahat yan, Vice! Pasok! Alam mo, hindi namin alam kung kanino addict nang galing yan. Hindi ko alam kung anong intention ng mga tao pero nakakadiri lang. Parang Diyos ko ang tatanda naman para mag-away sa t-shirt. Ano kami magbasa? Chris and I, we share everything. Hindi pag-away lang kami. Ay, hindi ko alam na lumipat. Wala akong idea na lumipat na siya. At kung lumipat naman siya, eh, congratulations. Kasi ano, di ba, I'm sure alam naman ni Ate Ai yung ginagawa niya. Ang mahalaga, lahat kami may trabaho, lahat kami kumikita, di ba, lahat kami masaya. Very happy with your love life. Lumalabas yung pangalan mo. Sir Chinatown. Alam mo, yung ko nang pag-usapin, isa pang friendship pa niya. At saka, laki na lang tungkol sa love life ko. Parang mas maraming bagay na mas relevant sa akin kaysa dun sa love life ko. Parang ayoko pinag-uusapan yun. Diba, nakaka-teen star. Basta I'm happy and I hope everyone is happy for me. Thank you. Oh, yun naman pala. Friend lang niya. Pag diba niloloko siya ni Coco Marti, maliban sa kaibigan daw ni Vice, si Vice daw ang manager. Kasi pinapasok pa. Parang siya yung nagbubook sa mga guests, sa mga TV show. So, siya nga talaga. So, magkailangan mo si Mr. Chinatown kay Vice katatawa? Hindi. So, sino talaga ang manager ni Mr. Chinatown? Oo. Di ba ang Mr. Chinatown kay Karen Pascual yan? Hindi na ba? Oo. So, anyway, ayan ha. Hindi naman porky madalas na kasama ni Vice, boyfriend na. Kaibigan lang, tulung-tulungan lang niya yung bata. Walang masama doon. At tama, agree din ako kay Vice, ha? Bakit naman nga naman siya ang tatanungin niyo sa awayang Ai-Ai at saka Chris Aquino? Ako din may isang tumatawag sa akin na talk show dyan. Parang mag-isip, parang pangit naman, ba't ako sasagot? Sabi ko, parang mukhang tanga, di ba? Okay, ganun talaga. Ayan, at text si Kian Cipriano, isang note na may peace sign. Hindi daw po niya nililigawan naman talaga. Si Andy Eigenman. Ayan. Samantala, segway na tayo sa aking pushtahan! Oh, pero bago yung pushtahan ngayon, i-announce mo natin yung winner last week doon sa katanungan na ano ang favorite line ni Miss Sarah Geronimo sa pelikula, ay sa pelikula, sa kanta nga Thinking Out Loud ni Ed Sheeran. Ang tamang sagot ay letter A, yung will be, ano yan? We'll be loving till we're 70, yung part na yon. At ang nanalo ay si Nena Eva La Rosa ng Caloocan City. Congratulations, Nena Eva. Nanalo ka ng bonggang-bonggang Android phone, itong mga sabon na pampaganda at CD ni Papa JR. Yeah, ano pa? Meron pa? Ano yon? DVD ng pelikulang Feng Shui 2 ni Chris Aquino at ni Coco Martin. Ayan. At ngayong araw na ito, ang ating pushtahan. Maganda na yan. Dalang yung mga cellphone. Ganito lang yan. Uy, yan na. Karatukod po ito kay Enchong D. Ang tanong, ilan taon balak ni Enchong D magpakasal? Enchong, sige, play mo muna pero wala munang sound ate. Ha. Tingnan natin kung magaling yung mag-lip read. Ayun. Ayun. Enchong, anong taon mo? Ayun! Para sinabi na. Naku, yun na. Oh. Ilang taon? Is it letter A, 32? Letter B, 33? Or letter C, 34? Ano kaya? Ilang taon ba balak magpakasal ni Enchong D? So ganito lang po kasimple. Iti-tweet lang po ninyo ang sagot ninyo. Is it letter A, B, or C? Sa aking Twitter account na at correct ka dyan. Ilalagay ninyo ang pangalan ninyo, ang address ninyo, kung ilang taon na kayo, at huwag kalimutan ang hashtag na pushtahan. Sa lahat ng hashtag, dun po namin pipiliin kung sino ang mananalo ng bonggang-bonggang Android phone, DVD ng Feng Shui,
at sabon pang pa-fresh, pang paganda, CD ni Papa JR, at kanina laki na yung tumawag na si Enchong, yes. So bibigay po siya ng gift pack sa winner. Kung ano man yun, abangan nyo na lang. Basta may special gift from Enchong. Yeah, kasi pagkaibigan ko at alam ko ang number, ako na pong direktang humihingi o at pumayag naman si Enchong. So, hopefully fan ni Enchong yung manalo, di ba? Okay, yun lang ha. Tapos yung letter of choice, is it A, B, or C? Edad na balak magpakasal na ni Enchong. Is it A, 32, B, 33, or C, 35? Eh, ilan taon na ba si Enchong ngayon? 20-something, late 20s na ba si Enchong? Mga ganon, 26, 27 na yata si Enchong, correct. Oh, malapit na pala siya magpakasal kung ganyan ang edad. Ay, no. Ako siguro, ano, in 5 years, 4 years, in 41 na ako ngayon, 45, magpapakasal na. Hindi pala alam nung pakakasalan ko na ikakasal kami, basta gusto ko yung nasusurprise din siya. Ah, ako, ganon. Okay. O, eto na, iinom lang muna ako ng kape na libre ni EJ. Eto na po, si Atak, ang ating Echocero Frank ay umatak sa album launching na nag-iisang Chinita Princess, Miss Kim Chu. Kukak-kukak, ako nga pala si Atak, ang Echocero Frank para sa Korika dyan. At naku mga kapamilya, nandito tayo ngayon sa bunggang-bunggang press album launch, of course, ang nag-iisang Chinita Princess ng bansa, Kim Chu. Tingnan natin ang kaganapan. O, di ba? Bongga talaga. Yes, ayan na guys. Out na po ang album ko on April 27. Out na po siya nationwide. Chinita Princess. Chinita Princess, out na po siya. It has 6 songs and 6 minus 1. So, sana kumuha po kayo. It's just 199 pesos under Star Music. Ang taray, Kim, ito, umpisahan ko lang para sa Korika dyan ni Jan Lapos to. How did you celebrate your birthday? Ako, full day siya eh, kahapon sa ASAP. Birthday prod ko, tapos sa ASAP fans day ko din. And then, nag-grand album launch ako sa Eastwood. So, yun, as in, sobrang whole day. And then, may pa-birthday para sa akin yung ano, papa ko. So, yun. Alam mo, sobrang bongga ng production number mo, ha? Talagang habang pinapanood ng lahat. Ay talaga, ikaw lang naman talaga nakagawa nun eh. Congratulations, ha? Actually, hindi mo pa nalalaman. Ikaw din, kasali ka rin. Ikaw din, sasayaw ka rin dun. Talaga. Sabi ni Mama Sweet. Kung hindi, mapapatalsik ka sa trabaho. Ito pa, bakit sa tagal, ilang years na nakalipat, ngayon ka nag-album ulit? I'm sure talagang masasagot mo to dahil parang inspired ka ngayon, eh. After 8 years, gusto ko kasi mag-offer ulit ng may bago sa album ko. Yun ay yung paggigitara ko. Yun, tapos after 8 years, bakit nga ba? Yun, na-inspire din ako sa mga nagko-comment sa Instagram. Kasama ko si Mama Sweet habang nag-show kami sa Canada and sa US. Yun yung nag-boost ng confidence ko na, oo nga, no, bakit hindi? So, yun. Alam mo ba na sa lahat na napakinggan ko sa radyo, kasi uso ngayon, di ba, mga diva, mga birit-biritan, ang ganda pakinggan ng album mo sa radyo. Napakinggan ko, sabi ko, ang galing-galing ni Kim. Alam mo, tuwang-tuwa ko na interview kita. Ako, makahanap ko na kayang Mr. Right ko, Kim, sa tingin mo? Para sa'yo, darating din. Para sa'yo. Palaka din. Darating din. Yun. Ano ang, anong question? Anong kwento? Hindi, pinipid ako niya kasi hindi ko na mabuksan eh. Oo. Anong kwento ni Mr. Right? Ang kwento ni Mr. Right, parang hindi ka naman dapat mag-antay na darating yung lalaking para sa'yo. Darating din yan. Sa tamang panahon, sa tamang lugar. Kaya yung unang lyrics niya, isang araw na di handa, naglaro ang tadhana. Oh, ganda, di ba? Halos lahat tayo naka-experience yan. Ano pa sunod? Bakit Chinita Princess naman ang title ng album? Nakaganda-ganda? Chinita Princess siya kasi. Yun nga. Ilonggo kasi ako. Yun nga yung nag-boost sa akin para gumawa ng album is yung Instagram page ko. Doon ko nabasa yung mga taong sumusuporta sa akin na why not release an album? Parang ganun. So, binis ko na siya sa Instagram name ko, Chinita Princess. Dama ko talaga, platinum to. Hindi lang platinum, double platinum pa to. Oo. Okay, ano naman ang quality ni Mr. Right na hinahanap mo? Nahanap na ba?
Kaya nga tinatanong ko pa dito sa kanta ko, ikaw nga ba si Mr. Right? I'm sure hindi talaga. Tsaka ko, te, alam mo ba? Hindi naman ikaw ang tinatanong ko. Hindi ba ako? Bakit? Tatawa kayo. Okay, right or wrong na. Okay, right or wrong na? Right or wrong na? Anong question dyan? Anong right or wrong na? Hindi mabuksan, no? Okay, mas concentrate na ba si Kim ngayon sa singing career? Concentrate ka na ba sa singing career ngayon? Anong answer? Right or wrong lang? Uh-huh. Dalawa lang? Uh-huh. Narinig ko ba sa kanya? Uh-huh. sa ngayon, oo, right. Right. Okay, sunod. Sunod. Malapit na ba ang Kimchi project? Ha? Ano? Kimchi. Okay, narinig mo 'yon? 'Yon nga 'yon ang question. Ulitin mo. Malapit na ba ang Kimchi project? Sana ba? Kimchi project. Malapit na ba? Right. Right. Tapos malapit na ba? Ay, syempre, happy si Kim ngayon. Right. Alright. Message para sa mga siyempre, Kimchi project. Hindi. Mas maganda ganyan na ginaganyan mo ko para nakakatawa panoorin, di ba? So, ano gusto mo pang gawin ko sa'yo? message para sa lahat ng mga taong sumusuporta sa akin. Una, maraming salamat po sa inyong lahat for giving me inspiration to produce, para maglabas po ng Chinita Princess album para po sa inyo to. And then sana sa mga taong gusto lang nila ng feel good music, ito po, Chinita Princess, para happy lang, ganun. Labas na po siya sa April 27 nationwide. And April 26 sa Mix, palabas na rin ang music video na Mr. Right. Aray, in advance, congratulations. Nakaka-inspire si Kim, no? Diba? Humble pa. Ang humble pa. Salamat, Kim. I'm looking forward na makatrabaho kita, ha? Ako, Medyo ko lang. Thank you, salamat. Ayan, kasabay ng buong bayan, naghahanap din pala ng Mr. Right ang ating Chinita Princess. Ako kaya, kailan ko kaya mahanap si Mr. Right? Pero sure ako, nag-i-enjoy talaga ako na makachika kanina ang ating Chinita Princess. Ako nga pala, si Attack, ang inyong isusirang frog para sa Korika dyan. Pamilya, nabitin ka ba sa Korika dyan? Mag-subscribe na sa ABS-CBN Entertainment para maging updated!